Mga kapuso, muli po kami nagpapaalala, iwasan ang pagmamaneho ng inaantok. Sa Quezon City, dalawang aksidenteng kinasanggutan ng umano'y antok na driver ang nakuna ng GMA News. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Nagdulot ng matinding traffic sa northbound lane ng EDSA Kamuning flyover nang bumangga sa poste ang 14-wheeler na ito bandang alas 3:30 ng madaling araw. Ang driver na si Timoteo Reyes, nabalian ang kanang binte sa lakas ng pagkakabangga niya sa poste. Ang dalawa pa niyang sakay, maswerte namang di nasaktan. Naiglip siya, tumama siya sa may poste na simiento. Yung kaya nayupi yung ano. Alas 8 pa raw ng gabi, gumabiyahe ang truck mula Binyan, Laguna. Kaya naman pagod na talaga ang driver. Isang puting pickup naman ang sumalpok sa isang nakagarahing 18-wheeler sa San Mateo, Batasan Road, pasado alas 11 kagabi. Na-check po kami ng hangin to. Tapos nung bigla na siyang bumangga sa likod namin. Pero nakalagay kami ng warning device, nirepeat namin, napalis ako kami. Biglang bumangga sa likod namin. Hindi naman nasaktan ang driver ng truck, pati ang pahinante nito. Ngunit ang driver ng pickup na si Jesus Gomez, nagtamo ng mga sugat sa baba matapos mauntog sa manibela, kaya't agad na dinala sa ospital. Ayon sa saksi, maaaring hindi napansin ng pickup ang truck dahil madilim sa lugar. Nakita ko yung driver sumakay sa sasakyan niya, paalis na siya. Nung biglang ito, mabilis na dumating, basta yun na, tumama na lang siya dyan. One of the reasons siguro itong light. Dahil magmulat sa pool nandito ako, hindi ko pa nakitang nailawan to. Marami na raw na aksidente sa daang ito. Bukod kasi sa pababa at makipot ang daan, hindi gumagana ang mga street lights. Boundary na kasi ito ng Quezon City at San Mateo Rizal. At hindi raw magkasundo ang dalawa kung sino dapat ang magpailaw dito. Gayunpaman, may payo ang pulisya sa mga motorista. Sa ating mga driver, lalo na sa ganitong oras ng agaw tulog, iba yung pag-iingat kasi konting pagkakamali, maaaring maging cause ng buhay nila or permanenteng damage sa kanilang katawan. Mav Gonzalez, GMA News.